Hi, hello. Good afternoon, good morning, good evening, no? This is your host, Ferdinand Baarde of Ferdinand Baarde Junggung. Broadcasting worldwide, Ferdinand Baarde Junggung. Alright. Ayan po, mga kapatid. So, yan po. Ay. Okay. PBJ, walang makakapigil. Hindi pwedeng i-TRO without due process, no? Tape Palusos Labor Code. So, yung tinignan natin yung kaso nito, parang labor law ang Section 30, no? Kasi, who will determine kung employee siya at employer niya? Si, ano, kung di ba labor code, di labor laws yun. Di ba? Saan ba expert ang intellectual property office or yung office, o intellectual property adjudication board? Di ba sa mga dispute about patents? About ano, pero pagdating siguro sa employee relationship, I doubt, no, na meron silang capability to determine that. Palagay ko kailangan talaga ng proper court with regards to sa employee, kasi ang daming question dito, no. Employee ba si Joey De Leon? At kung employee siya, regular basis ba bilang host yung paggawa ng mga title? Yun yung dalawang katanungan dun. At sino makakapag-determine nun? Eh, di ba dapat labor lawyer? Kasi employee, ano to eh. Hindi na ito intellectual property issue. Kung hindi determination, kung employee siya, at ang mga expert dyan, kaya tingin ko ha, ay dapat sa proper court ang punta ng mga halusos. Doon sila mag-file na employee nila si ano, then that, kasi doon din pupunta sa court ito eh, kasi hindi naman papayag. Halimbawa, kinatigan, no? Halimbawa, kinatigan ng korte, ha? Ay, hindi. Kinatigan ng Adjudication Board, Unit 1 or Unit 2, ng IPO, no? Adjudication, IP, Intellectual Property Adjudication Board, no? Yung kanilang Bureau of Legal Affairs. Halimbawa, kinatigan ng mga halusos, ano? So, sino papayag nun? Siyempre, hindi papayag ang, ano, hindi naman kayo labor lawyer, hindi naman kayo judge. Diba? Siya mag-a-appeal pa rin sila. So, parang mababaliwala din. Diba? Mababaliwala din. Diba? Pupunta din sa court. Kasi hindi, walang papayag nun. So, mangyayari nga naman dyan, papatunayan kung employee-employer. Ngayon, pwede bang gamitin ng TBJ? Wala makakapigil dyan. Dahil wala namang batas na sa Article 3, Section 1, ay you cannot deprive the rights, no, to liberty, property, and liberty, di ba? Ang liwaliwanag ng sinasabi ng saligang batas ng 1987 Constitution. Sa Bill of Rights, sinabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Di ba? So, hindi sila pwedeng tanggalan ng property, yung kanilang property na yan, no? Yung intellectual property without due process. So, hindi sila pwedeng i-TRO nang walang due process. So, bago ka makapag issue ng cease and desist order of the court, abay, kinakailangan ng due process. Kailangan ng probable cause. Ano ang kailangan ng mga halusos? Probable cause. Paano sila magkakaroon ng probable cause? Magiging employee si Joey De Leon at regular basis yung paggawa niya ng title. Which is very unlikely nga eh. Yung probable cause, napakalabo pa eh. So, with that, ay hindi dapat maging hindrance
or magkaroon ng hindrance or magkaroon ng tinatawag nating delays. Hindrance and delays. Yun yung mga terminology, hindrance or delay, no? Okay, tatype natin, ha? Sa isang original creator, hindi dapat magkaroon ng hindrance or delays sa mga original creator. Kung merong may problema dyan, problema ng mga kasing original creator ang priority, no? Ang pinaproteksyon na ng IPO. Original creator. Ngayon, kung may problema sa employment, employer, at naghahabol yung employer, aba eh, kailangan niyang patunayan na employee nga niya. Kasi lahat na lang pwede mag-claim employee namin yan. Ay, puro delays na and hindrance. Di ba? Kung pwede pala yun eh. Oh, ititiaro yan. Bakit? Eh, pwede pala yun. Sabihin mo lang, employee, employee ka. O, papatapos bandang huli, hindi naman pala employee. Employer. Hindi naman pala employee, di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Sa mga original creator, dahil established dito, established na siya ang creator, dapat wala siyang hindrance, wala siyang delays. Dapat tuloy-tuloy siya na magamit niya ang kanyang kinireate. Yung pagpapatunay naman na employee siya, bahala na ang court doon, labor laws, no? Yung labor code of the Philippines, yung mga para doon sa malaman kung talagang employee. And I doubt it kung talagang kayang mabigyan ng probable cause ng korte. Si Lahalusos na employee nga yan. Dahil obviously, alam na natin lahat na artista at saka kahit mapatunayan mo pang employees, paano mo mapatutunayan na regular basis ang paggawa ng title eh hindi nga niya trabaho kaya nga kukuha pa ba sila ng taga-UP kung trabaho, kung kasama yun sa job description ni Joey De Leon. Di sana sila Joey De Leon na nag-isip, Tito Soto at saka si Big Soto, kung trabaho pala nila yun, di ba? Hindi na kailangan ng mga taga-UP. Pero nag-guard ang taga-UP dahil alam nila na host lang ng mga taong ito. Magaling lang mag-host. Pagdating sa mga utak, titles, edi mga taga-UP writers. So obviously, hindi talaga regular basis yun. So, yun ang sinasabi ng Section 30. Paano yan? Diba? Wala, mahirapan sila magkumuha ng probable cause. So, hindi dapat magkaroon ng delays or hindrance sa paggamit ng itbulaga. Kaya nagtataka ko, bakit kailangan magpa-contest or ano magandang title? Wala, hindi dapat magkaroon ng ganun. Hindi pwedeng magkaroon ng cease or desist order or TRO ang kahit ano sanay ng gobyerno hanggat walang due process kasi it's about rights, bill of rights ng isang inventor. May ina-invento, may ginawa siya. Sa kanyang paniwala, ay hindi naman ito ginawa para do sa amo. Diba? Dahil hindi naman siya employer. Hindi naman siya employee nun. At ginamit niya. Tapos sasabihin itong employer, di akin yan. Ano yan? Diba? Eh hindi nga nila pinasahod eh. Eh di, ano mangyayari dito sa mga, ano natin, sa mga inventor natin? Diba? Delays and hindrance all of their rights. Diba? Imbis na nagagamit nila yung sarili nilang likha, ay dahil ginugulo sila, dahil sa batas. Diba? So, hindi po pwede na walang due process. Hindi mo pwedeng i-TRO dahil established siya nga yan, sila gumawa. Sila nag-imbento. Si TBJ, sila Joey De Leon ang nag-imbento. So, kailangan nilang magamit yon. Not unless nagkaroon ng TRO or cease and desist order after the due process of law, sa proseso ng batas. Hindi pwedeng sabihin kagad na cease and desist order, temporary restraining order, wala ka pangang, walang due process yun. Asan ang due process nun? Parang kinampiya mo na kagad yung kabila, di ba? Dapat ang priority natin dito kung sino inventor. Kasi pwedeng magsalita kahit sino, employer ako niyan, di ba? Kahit sino pwedeng sabihin na employer ako eh.
Employee namin yan. Kaya sa amin yan. Ano lang sabihin nun eh. Yung patutunayan na mahirap dyan. So, hindi dapat maging delation yung mga ganong bagay. So, siguro yun lang po muna, no? So, TBJ, wala makakapigil. Hindi pwedeng i-TRO yan. Without due process of law. Yun ang ibig sabihin. Hindi pwedeng i-TRO without due process. Diba? Without due process. Yun ang ibig sabihin yan. Hindi pwedeng basta-basta i-TRO mo nang walang due process. Kailangan mo munang patunayan na employee. Hindi pwede yung ititiro mo kagad. At iaro na kagad yan habang iniimbestigahan natin. Ano yun? E di delays na nga yun. Aba eh, ang tawag dyan, ano yan? Unconstitutional. Unconstitutional. Kasi property niya yun eh. Established na property niya dahil nilikha niya. Diba? May nagkiklaim lang na employee daw. Eh, labo naman, hindi naman employee eh. So, yun ang ibig natin sabihin. Without delays, dapat hindi. Dapat hindi nila, hindi dapat malagay sa panganib ang rights ng citizens of the Philippines under Article 3, Section 1. At yun din sa under Section 2 ng patentability, no? Chapter 3. Sinasabi din doon na exclusive rights ay nasa mga inventors, wala sa employee, wala sa employer. So yun lang po muna at maraming salamat sa inyong pagsubaybay, no. Sana medyo malinaw-linaw na, no, itong paliwanag natin na talagang hindi pwedeng i-TRO without due process. Yun ang ibig sabihin ko, ha, without due process. Hindi pwedeng sabihin kaagad, trip namin, iti-TRO ka kasi may nagreklamo. Hindi porke lahat na magreklamo, iti-TRO mo kaagad. Kasi ito outright ito eh. Alam ng lahat na sila naka-invento eh. Pero hindi alam ng lahat na empleyado. So, sino dapat ang mag-antay? Dapat ang mag-antay yung may gray area, yung hindi sigurado. Kasi sila, Joey De Leon, sigurado na eh. Sigurado na sila na talagang pwede nilang gamitin na sa kanila yon at the first glance. So sila muna ang may karapatang gamamit. Hindi yung nagki-claim pa lang. 'Di ba? Kini-claim pa lang nila eh. Ang mga halusos nagki-claim pa lang. Pero si Joey De Leon talaga ay ang creator. So wala na siyang i-claim. Papatunayan ang wala sa kanya ang burden of proof. Wala kay Joey De Leon ang burden of proof. Papatunayan siya creator dahil lahat ang tao alam 'yan. Alam din ng mga halusos yan. Ang employee-employer relationship na lang at yung ano ang dapat patunayan ng mga halusos. So, yun lang po muna at maraming salamat. I love you all.